Kahit anong gawin nung ating manok sa ibabaw ng kanyang roosting pole ay never na iikot pa yan. Ibig sabihin, naka-fix yung ating kahoy at yung roosting pole para maging komportable at makapagpahinga ng maayos yung ating manok. Balik na tayo mga boss doon sa kabuuan ng ating roosting pole at i-explain ko sa inyo isa-isa kung paano siya nagiging elevated. Nandito na tayo mga boss sa ating full view ng ating elevated roosting pole at maliwanag na tayo kung paano ko inilagay yung kahoy dito bilang kanyang roosting pole. Ngayon mga boss, ang sukat ng ating puno mula dito hanggang doon, 2 feet mga boss. Kaya 2 feet ang haba niyan mga boss ay para pagdating sa area na malambot yung lupa ay pwede niyong isagad or ibaon lahat itong ating pundasyon. Pero pagdating sa medyo rocky area ay pwedeng maibaon lang kahit kalahati. Ang importante, matatag yung pundasyon at hindi basta-basta nabibiyak yung semento. Ang total height naman ay mula dito hanggang dito mga boss sa kanyang maximum height 7 feet at ang pinakamababa niyang height mga boss ay mula dito hanggang dito mga boss ay 4 feet. So ang pinakamataas na height niya mga boss ay 7 feet at ang kanyang pwedeng magiging pinakamababang height ay 4 feet. Ngayon mga boss, ganito ang diskarte kung paano ko ginagamit ang elevated roosting pole sa panahon ng aking pagkukondisyon. Sa unang dalawang araw, ang ginagamit kong height ay 4 feet lamang. Sa pangalawang dalawang araw mga boss, itinataas ko na yung aking roosting pole ng 1 pie. Na ang ibig sabihin ay nasa height na siya ng 5 feet mga boss. Dalawang araw din siya na lilipad taas baba sa height na 5 feet. After another 2 days, itataas ko siya ulit. 2 days siya dito mga boss sa height na 4 feet. After 2 days, ay itinaas ko ng 1 pie at dito, taas baba naman siyang gagamit ng 5 feet. After 2 days, itataas na naman natin siya ng 1 pie, which is magiging 6 feet na yan mga boss. Mula dito hanggang dito at mag-i-stay na naman siya dyan mga boss ng 2 araw. So nakikita niyo mga boss, magmula 4 feet, after 2 days naging 5 feet, after 2 days ulit naging 6 feet at sa pang-7 at 8 araw niya mga boss, ang kanyang nililipad na mula sa baba hanggang sa taas ay nasa maximum height na ng 7 feet. Ganyan ko ginagamit mga boss yung aking elevated roosting pole magmula day 1 hanggang day 8. Kung napapansin ninyo, every 2 days tumataas magmula 4 feet, 5, 6 hanggang sa 7 feet na aking maximum sa loob ng 8 araw. At dito, another 2 days
siya mag-i-stay sa height na 7 feet. So, 4 na araw siya dyan. Magmula 7, 8, 9, 10. 4 days siya gumagamit ng roosting pole na may height na 7 feet. At sa another 2 days, ibig sabihin, day 11 and 12, binababa ko na naman yung kanyang roosting pole sa 6 feet, mga boss. At pagdating sa day 13 and 14, patuloy yan na bumababa. At mula 15 days to 16 days, balik na siya, mga boss, sa normal height na 4 feet. Napapansin nyo, mga boss, yung pattern ng pagtaas every 2 days. Bumababa na naman siya sa normal size niya na 4 feet height ng kanyang roosting pole. Dahan-dahan tumataas yung kanyang roosting pole at dahan-dahan ding bumababa. At ito, mga boss, ha, ang tandaan ninyo. Sa paggamit ng elevated roosting pole sa araw ng 17 days before the fight, hindi ko na siya pinapagamit ng roosting pole para makapagpahinga yung kanyang mga napagod na muscle at makarecover siya ng husto bago ang kanyang laban. Inuulit ko, mga boss, ginagamit ko lang ang elevated roosting pole sa aking pagkukondisyon ng aking mga manok magmula day 1 hanggang day 16 ng conditioning period. Pagdating ng 17th day, hinding-hindi ko na siya pinapagamit at hindi ko na rin siya inilalagay sa loob ng flying pen. Magmula day 17th ay inilalagay ko na siya sa aking scratching pen or keeping pen. Ngayon, mga boss, alam nyo na ang posibleng magiging iba't ibang size ng ating roosting pole na mula sa 4 feet na kanyang minimum height hanggang sa 5 feet, 6 feet, hanggang sa maximum na 7 feet. At alam nyo na rin kung paano siya i-adjust every 2 days. Pataas at pababa. At para magawa natin, mga boss, yung ating pag-adjust ng isang pie kada 2 araw, ganito lang ang diskarte, mga boss. Sabihin nyo dun sa inyong magaling na welder na lagyan niya siya dito ng butas. Preferably sa aking ginagamit, mga boss, ay meron siyang 2 butas. Sabihin nyo lang yung purpose, kayang-kaya na niyang gawan ng paraan. Yung sa akin, pinabutasan ko dito, bawat pag-adjust na aking ginagawa ay binubunot ko lang itong pin na 2. At pag nai-adjust ko na, sabay balik ulit yung 2 pin para ma-secure at magsilbing lock ng ating roosting pole para mayroon siyang kapabilidad na tumaas at bumaba at hindi umiikot-ikot. Pag dumapo na yung ating manok doon sa kanyang roosting pole mismo. Ganun lang po, mga boss,
kung paano maging up and down yung ating elevated roasting pole. Ang isi-share ko sa inyo mga boss sa susunod na upload ay yung paggamit ng ating elevated roasting pole sa paghahanda ng ating mga estag at ating mga cocks.